Magandang araw po sa ating lahat. Narito pong muli si Nanay Asil upang magkaroon tayo ng isang maikling katekesis. Ano po ang hawak ko? Tama! Ang hawak ko po ay isang rosaryo. At saan po natin ginagamit ang rosaryo? Napakagaling! Ginagamit po natin ang rosaryo sa pagdarasal ng Santo Rosario. Ngayon pong Oktubre, ginugunita ng mga Katoliko sa buong mundo ang buwan ng Santo Rosario. Ang pagdarasal ng Santo Rosario ay isang tradisyon dahil ito ay kinamulatan na natin sa ating mga ninuno. At ito rin ay isang debosyon upang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan kay Mama Mary. Ito rin ay pang-araw-araw na panalangin ng mga mananampalataya upang mapalago ang ating buhay espiritual. Ang pagdarasal ng rosaryo ay nakatutulong upang mas makilala natin ang mahal na ina. At sa bawat misteryo, makikita natin ang malalim na ugnayan ng mahal na ina sa kanyang anak na si Jesus. At ito rin ay isang instrumento sa pagkakabuklod-buklod dahil mainam itong dasalin ng isang buong pamilya. Sabi nga, the family that prays together stays together. Dasalin ito ng mataintim upang mapalalim ang ating ugnayan kay Mama Mary at kay Jesus. Tandaan, ang Santo Rosario ang una at pinakamahalagang panalangin dahil ito ay binubuo ng mga dasal na sumasampalataya ako, Ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba po at Litania sa Mahal na Birheng Maria. Ulitin nga po natin, ito ay binubuo ng mga dasal na sumasampalataya ako, Ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba po Santa Maria, at Litania sa Mahal na Birheng Maria. Naintindihan po ba? At ang Santo Rosario ay nangangahulugang banal na rosaryo. Dinarasal ito para sa Birheng Maria at ito'y binubuo ng apat na misteryo. Ilang misteryo raw po? Apat na misteryo. At ito ay ang mga misteryo ng tuwa na dinarasal tuwing Lunes at Sabado. Misteryo ng liwanag na dinarasal tuwing araw ng Huwebes. Misteryo ng hapis na dinarasal tuwing Martes at Biyernes. At ang misteryo ng luwalhati na dinarasal tuwing Miyerkules at Linggo. Naintindihan po ba? So kunin ninyo ang inyong mga rosaryo at tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang rosaryo. So hawakan po natin sa krus ang ating rosaryo. Sabay-sabay po tayong mag-antanda. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos po nating mag-antanda, dalasalin po natin ang sumasampalataya ako. Pagkatapos po nating dasalin ang sumasampalataya ako, isusunod po natin ang isang Ama namin. Susundan po iyon ng tatlong Aba Ginoong Maria at ang kasunod po noon ay ang isang luwalhati. Pagkatapos po ng luwalhati, isusunod po natin ang misteryo. Ngayong araw na ito, ang darasalin po natin ay misteryo ng hapis dahil po ngayon ay araw ng Biyernes. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Susundan po iyon ng isang Ama namin at isusunod ng sampung Aba Ginoong Maria. Susundan ng isang luwalhati at O Jesus ko. Pagkatapos po noon, isusunod natin ang ikalawang misteryo ng hapis, ang paghahampas sa ating Panginoon sa haliging bato. Susundan po iyon ng isang Ama namin, sampung Aba Ginoong Maria at isang luwalhati. Kasunod noon ang O Jesus ko. Pagkatapos noon, isusunod natin ang ikatlong misteryo ng hapis, ang pagpuputong ng koronang tinik.
Susundan iyon ng isang ama namin, 10 abaginoong Maria at isang luwalhati. At kasunod noon ay ang O Jesus ko. Kasunod noon ang ika-apat na misteryo ng hapis, ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Susundan po iyon ng isang ama namin, 10 abaginoong Maria at isang luwalhati. Sumunod roon ay O Jesus ko. At pagkatapos noon, ang ika-5 at huling misteryo sa hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Kasunod po noon ay ang isang ama namin, 10 abaginoong Maria at isang luwalhati. Dito na po tayo nakahawak. Kasunod noon ang O Jesus ko. Pagkatapos po noon, ang kasunod noon ay Aba po, Santa Mariang Reina. So, sa bawat misteryo po, tayo ay magdarasal ng isang ama namin, 10 abaginoong Maria at isang luwalhati. Lagi po nating tatandaan. So, ano po ang napapansin ninyo sa bawat misteryo na ating nabanggit? Very good! Ang lahat ng misteryo ay nakaugat sa buhay ni Jesus. Ugaliin po nating magdasal ng Santo Rosario. Huwag tayong magsasawa. Magdasal ng Santo Rosario dahil darating ang panahon, ibibigay sa atin ng Diyos ang nararapat para sa atin. In His time. Di po ba? So may katanungan po ba? Lagi po natin tatandaan, the family that prays together stays together. Muli po, ito po si Nanay Asil na walang sawang nagpapasalamat sa inyong panonood at pakikinig. Muli po, hanggang sa susunod na katekesis. Paalam!